Hello, hello everybody. Maulan po ang ating umaga. Teka lang, kukunin ko yung kanilang pram. Mami, dito pala to, nakalimutan namin ilabas. So yes, why does it look like it's snowing? It's not snowing, Anna. It looks like. Hi. Jenny, put your I pull into your driveway, it's a Saturday night. Parang kailan lang talaga na si Inday Jessica, kinakarga ko pa siya kasi dati sa Thailand. Wala akong nani dati sa Thailand, ako lang mag-isa sa aming apartment. Kaya kinakarga ko yan siya para iwan sa isang Pilipina doon. Kaya yung Pilipina yung mababantay sa kanya. Ganyan po yung aking buhay dati sa Thailand. Mahal po ang nani doon. Mas stay in man at hindi stay in. Ayun, i-off lang natin yung ating TV. Tara na, aalis na tayo. Anong oras na ba? Hoy, ang aga pa man pala. 8:28, maaga pa kami madating doon. No point pala na mag... Nak, do you want your cardigan? It's cold, yeah? Teka lang, kunin ko muna yung cardigan. Ayan, teka lang eh. Open ko lang ito. Si Jessica dati, nakatira kami sa apartment na... Mami! Ang tawag doon, fourth floor. Tapos walang elevator. Mami! Yes, anak. Gising na yan siya. Pag gising na ako, mga 5 o'clock, gising na ako doon sa island. Kaya kailangan namin mag-prepare na maaga. Mami, I'm going to the island. Okay, ayan po siya. Ngayon, sobrang laki ng aking anak. Naka-uniforme na kasi nag-aaral na si Inday. But where's my cardigan? Oh, I will get your cardigan. Andun po yung isa. Ah, Jenny, come here sa kay. I will get the cardigan inside. Come on, please. The wind just went on my head. Really? Ayan siya, yung batang aking iniiwan dati. Fluffy. Alam niyo ba? Pagising na ako, gising na din yan siya. Tapos tumatawa lang talaga si Inday niyo. Inday Jessica, wala talaga yan siyang libog nung kabataan. Mami, hindi yan imuiyak. Ngayon na baliktad. Ngayon Mami, umiiyak na. My lights is allergic to rain. Yeah, itong isa wala pala itong bukos. My lights is allergic to rain. Mm, maagay po ito silang naligo. Allergic to rain ba dahil na? Yes, because if it's come here sa inside, wet, please. Because Jenny. If it's wet and it's raining, the lights don't work. Oh, okay. Nakalimutan ko yung aking jacket na maitim. Medyo malamig pala talaga. Mm, nandiyan na si Inday oh. Ayaw niya magpasok sa kanyang loob. Inday, hanap ka na. Unsa na may atong jacket. Pwerte mong bullying na lang. Kawai. Hold sa please. Hold it. Okay. Mami. She's a vlogger. Mami is vlogging. Jacket lang si Mami. Mm. Mm, nakatubo mo na. Paalis na ang inyong Inday, hinahinay lang kami dito kay sobrang maaga pa. Hindi din naman tayo makakapasok doon. So ngayon, ako ay naghatid nitong bata na ito. Dati-dati sa Thailand, no? Kinakarga ko yan siya, umaakyat kami ng fourth floor. Grabe hagdan kasi walang elevator. Magdagandagan ang inyong Inday Iljin. Tapos iiwanan ko siya doon sa matanda na babae. Kahit ganun, iniiwanan lang is 5,000 po yung bayad ko dati sa kay nanay, 5,000 po yung rate. So 5,000 baht sa Philippines is malapit na mag 10,000. Ganun po yung rate doon. Tapos nung nakakuha na ako ng sariling tagabantay ni Jessica, stay in na siya, is 10,000. 10,000 baht. Kaya impas jud ang sweldo ni Inday Iljin do. Ang sweldo ko noon is ano lang talaga, para lang talaga yung aking sweldo doon. Yung sahod ko dati sa Thailand is para lang talaga din sa mga bills. Kasi ang hirap doon pag meron kang anak, magbabayad ka ng nani. Hindi pwede kasi magdala ng bata. Kaya si Jessica dati, iniiwan ko talaga siya. Sobra nasasaktan talaga ako. Na parang every morning nag, alam nyo na yung nanay tayo, nagwo-worry talaga ako. Kumakain na kaya yung aking anak? Nagdidi na kaya yung aking anak? Every afternoon, ang Inday ninyo maningkamot in town, oh pump. Mag-pump ako dati sa giliran ng classroom, mag-pump ako tapos inaantok ako. Kaya ngayon, iniisip ko na kahit ganito, naglalakad kami, maraming nagsasabi, bakit ka naglalakad, naghihirap. Mas okay na po ito kaysa sa yung life ko dati sa Thailand. Double kayo, nagtatrabaho. Mga bills sobrang mahal, as in, dubli-dubli talaga lahat. Yung sweldo ko, kulang-kulang pa. Minsan, mas short pa. Pero ang nakaganda lang kay Inday, kay tinapo na Inday Jean eh. Hindi siya nagbe-breastfeeding sa anong tawag dito, hindi siya bumibili ng gatas kasi mahal din yung gatas doon sa Thailand. Pump si Inday Iljin ninyo oy. Pag na si Inday, what's wrong?
You warm? Sobrang init nga naman. Wala naman ang ulan. You want this one up? Nakalimutan ko pala yung harang dito. Mommy, forget the harang, no? Don't jump now. No, 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 no. Now, Jennifer. Tukar na naman si Inday, oh. You're not walking. Sige, the zombie will get you. Jessica, call the zombie, Jessica. Call the zombie. Ay, ambot. Ambot ni Inday. Gusto niyang dyan mag-upo. Ngayon, dalawa na yung mga anak ko. Meron tayong tinatawag itong Inday Jennifer na lahat dyan siyang mundo pod. Pero okay lang, kayanin lang natin kasi yan man yung pinangharap ko talaga dati. Parang naalala ko na, uy, parang kailan lang si Inday Jessica. Inakarga ko sa aking kamay, sumasakay siya sa kanyang sariling pram. Tapos ngayon, ang laki na niya. Yan yung tinatawag na sulitin talaga natin yung ating araw everyday. Memories in Bali. Kaya diha naman na siya nagsakay-sakay. Tapos tinanggal pa yung kanyang jacket. Yeah, it's cold. Kunin mo, Inday. Jessica, oh. Hi lang. Nadrop na namin si Inday. 1 minute kami na lang talaga. Mag-close na ang gate. Hi, Mommy. Mommy. Kasi alam nyo, akala ko is 19 yung close ng gate. Nagkamali ako, every afternoon pala yung 15:15 na ikog sa time. Hala, ang Inday ninyo, nag-kiay-kiay pa man sa Jessica, may gani, kaya hindi pa close yung gate. Pag close na kasi yung gate, kailangan mo mag-fill up ng absent form. Si Inday, oh, para ng lula, oh. Kaya hindi ko na na-video si Inday Jessica na pumasok. Stress yung principal dito kasi maraming binibuild dyan sa giliran, kaya close yung daanan. Si Inday, Jennifer, what are you doing? Huh? Ayan dito yung main building, yung main road dito papasok sa school close, kaya pinintahan din nila ng yellow. Si Inday Jenny, wait for Mommy. May bagong routine po yung ating Inday Jennifer sa kalusuyan, anong tawag doon? Kasalukuyan po siyang nagaganito dito sa giliran ng paaralan. Ayan po yung trip niya, hindi na po siya umiiyak na gusto niyang pumunta ng school. Ayan, si Inday natin. Yan po yung hala, kadakuha sa spider. Uy, ang daming spider dito sa Pilipinas. Ayan, mga 4 a.m. dati, 5 o'clock, maghahanap kami ng spider. Kaya yan yung ating nilalaro sa Pilipinas. Yan. Ngayon, meron pa kaya mga kabataan naghahanap ng spider sa Philippines? Siguro, meron pa yung mga batang walang gadget. Mostly kasi ngayon, oh. Hala, natakot sa spider si Inday. Hold here. No, you need to wait for Mommy. At lahat po ng mga pusti, iniikot-ikot ni Inday Jenny. Ambot ni mo, oy. Di rin na, be. Kapoy kulot. kapoy ang kulot. Ala, ang sapatos ni Inday yun, nasira na. Grabe kasi ito siya pag naglalakad. You need to wait for Mommy here, okay? Tinuturuan ko si Inday para hindi siya masyadong parang kabayo na pinutulang itlog. Ay, itlog. Come kay, oh, there's people coming. Ganit cross. Dito ba? Ayan, pag ganitong mga bahay sa Pilipinas, sinasabi nga nilang may wakwak. Iwan ko, parang walang tao, no? Pero meron po yung tao. May ganito talaga dito sa kanila na ganyan ang bahay nila. Iba-iba lang talaga yung trip mo ba? Iba-iba yung trip ni Inday Jenny. Okay, teka lang, i-guide natin si Inday dito. Kasayang naman itong tubig dito. Ang ibang mga tao walang tubig. Ito dito nag-agas-agas lang. Kaya si Inday palagi din yan siya nandyan. Every morning, every afternoon tumitingin dyan sa tubig. Come here na, wala may isda. Diha. Yeah, water. Naalala ko tuloy dati wala kaming tubig sa Philippines. Pumupunta kami ng sapa. Doon kami naglalabas sa sapa. Sinasama ako ng aking tatay sa sapa at nanay kasi wala nga kaming tubig. At noong meron na kaming tubig, sobrang saya po namin. Grabe, na-ignorante talaga kami. Uy, naligo talaga kami. Just, naglakulakaw ako, baliktad yung aking medyas. Meron kasi ako maraming ipufold doon. Sabi ni Inday Jessica, tidy my bed while I'm in school. Oh, grabe, ganun yung English ni Inday Jessica. Uy. Yes? Hoy! Magdidi na naman si Inday ng sobrang ano ba to siya ipastop magdidi kay mag 3 years old na in town ang aking Inday. Naalala ko kasi dati nung mga kabataan pa kami ba. Hala, maglabas bitaw kami tapos yung bahay sobrang kalat, sabi din ni Mama. Siksi kaayo bugawas. Unya ang balay nagkayamukat. Yan to lang yung naalala ko na
Ang siksi-siksi pag lumabas ka, pero ang bahay daw ng kayong mukha, nilagay namin dito. At ito po, yung binigay ni Ma'am Jenny, always kinukuha ni Jennifer. Siya yung nagkukuha niya nila lahat. Kaya, natabunan ni si Inday Cinderella ba ni? Diyan namin yan ilalagay. Kaya very precious. Asa ka yung tatlo niyan? Tatlo man yung apat pala yung binigay ni Ma'am Jenny. Ito yung dalawa. Nasaan kaya yung dalawa? Minsan kasi is tinatabi ito ni Inday Jessica doon sa taas. Ayan. O, sabak-sabak lang tanga yun ha. Parang kuan, Pilipinas. Madami pa bang multi-cup sa Philippines? Nagwa-wonder ako all the time na kung madami pa bang multi-cup sa Pilipinas dahil dati saksakan yun. Sabak-sabak! Yung mayroong mga anak, ipasabak sa mama. Ganun. Ganun po yung ating life sa Pilipinas. Iwan ko ba ngayon talaga? Mula nung dumating ako sa Thailand, hindi na talaga ako naka-uwi. Since dumating ako mga 5 years ako sa Thailand. 5 or 4 years? Tapos, nung dumating ako doon, hindi na ako naka-uwi hanggang ngayon. So, 3 years na ba ako dito? Or magpa 5 years na rin ako dito. So, 10 years na po. Hindi ko nakita yung ating lupang sinilinganan. Kaya hayaan nyo na kung si Inday Iljin palaging nagsasabing Pilipinas, ganito sa Pilipinas. Kasi na-miss talaga ang Pilipinas. Relate nito is lahat ng mga OFW natin dyan. Shoutout sa inyong lahat. Kamusta kayo? And hope okay tayong lahat. Hope na marami tayong blessings today and happy tayo today. Maglilinis muna si Inday Iljin. Nagkuha ako nitong window cleaner. Mura man yung buwang ng mablog-blog ba? Kaya unsa na lang mahawakan, isasabi na lang talaga. Yes, ako dito, maagang-maaga po ako nag-message kay Wayne today. Nagpasalamat ako sa lahat ng kanyang kabaitan na ginawa para sa amin. Kanila dati, hindi kasi ako ganito dati. Ako wala lang talaga akong pakialam. Pero ngayon, nag-i-effort naman si Inday Iljin ninyo para talaga sa aming pamilya. Hindi naman perfect, pero at least merong effort, konti ng konti. Ayan, maglilinis tayo dito. Kay kanimang kung si Inday Jessica, maglilinis-linis siya dito. At ito namang isang isyang kapatid. Ayan, yan. Gawa yan lahat ni Inday Jenny. Yan dyan sa labas. Umuulan kasi ngayon. At yung aking, kita nyo, ayun. Akin po yung damit. Hindi ko napasok kahapon. Nabasa na. Yan yung aking leather na palda. Linisan lang natin to para naman happy yung ating asawa pagdating dito sa bahay. Kagabi pala is nood kami ng movie. Ako anak, ayan o, yung giliran namin, madami na naman siyang laman. Ang buton saon man niya to, itong balay day. Tabangi po ko ni day, tanaw siya o. Tagakalat lang. Tagakalat si Inday Jenny. Into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrow. Look, that's my boot. You get your boots. Come on, Nakay. It's so dirty. It's so raining. Ay, natapos din ang mission ni Inday. Nalinisan yung ating dyan. So, medyo clean na po. Hala, Day! Nilabas naman yun ni si Inday. Come here, kay. It's raining. Come here, please. It's raining. We will tidy that one later. When the rain stop. I don't know kung mag-stop ba ito or whole day ito. Iba kasi dito kay whole day. Mag-ulan man ni siya. Come here. Tapos din yung ating paglilinis dyan. Kunin ko lang itong ating... Ayan. Yes? Yeah, your bike is there because it will go bad if it's not in there, inside. Okay. May tao pong nangatok. Akala ko i-delivery yun pala is yung meron dito. Nag-iikot sila. Magsishare sila tungkol sa Bible, tungkol sa prayer. At nagtanong sila kung ano daw yung religion ko. Si Inday nag-bike-bike na. Ito, ibabalik ko na to kay natapos na tong machine. Asa na ba yun? Ayan, ililigpit ko pa yan dyan. Magpupulot-pulot pa ako dun. At itong weeds natin, kukunin ko lang ito. Magbasok sa Pilipinas. Ayan, napasok na yung mga lupa dito sa aking kuko. Aray. Sabi nga ni mama sa akin, ah, grabe yung kuko, bay. Ang ganda kasi ako lang nagkukulay ng aking kuko. Ganyan, kay 25 pound nga dito pag iba yung magkukulay ng kuko mo na. Lalo-lalo na pag UV. What's wrong, UV?
UV na light. Mahal talaga. Sinabi ko kay mama, oo ma, pero siguro kung iba yung asawa ko ngayon sa Pilipinas, wa na. Nagbasok naming duha. Ang aking kuko, di na mapaganito, mapagrow kasi nagbasok, kada adlaw ng basok. Iplano talaga natin kung sino yung ating papangasawahin. Aray, tunok man di ay ni siya. Uy, natunok man kunin mo. Uy, bastos man ka. Uy, mumangkag si Inday Mariti. Sa joke lang. Una siya, ang sakit. Para naman itong basher natin, ang sakit magsalita. Wala naman sana tayong ginawa. Ayan, oh. Sinasaktan niya ako, ha. Wala akong ginawa sa'yo, ha. Ikaw, kunin kita dito. Kay ikaw, ha. Biri nasty na plant ito, eh. Ay, hala. Patay na. Kuko ni Inday, okay na. Hugasan na nato. Mas mabuti maganito tayo kaysa magsihira tag FBI. I cannot push you yet. Mommy is a lot of doing to do. Doing to do, keeping. Ito dito. Medyo na-arrange ko na ito dito. Pero yung table namin, mayroon pa yan siya. Ayan po, oh, yung binigay sa akin. What is the kingdom of God daw? Babasahin ko yan mamaya. Say hello, Direo. Kita nyo na itong ating isang anak. Nag-blow-blow na ang lips tsaka ang legs kay kinulayan. Tara na, tara na. Pupunta na kami, kunin namin si Inday Jessica. Hindi na ako nang bihis kay nag-ulan naman din. At hindi naman ako nabasa kanina. So mamaya pag nabasa ako, diretso na tayo. Bihis. Para dili kalas ng... What's wrong? Dili kalas ng bihis. This one? What's happened to this one? You don't like it? But it's cold. That's why you need to have leggings. Nili-leggings namin si Inday. Kasi pag-loose kasi yung leggings niya. Ano na? Ay, 15 na! To 15 na, anak! We need to go. Let's go. Inaantok na to eh. Pero na dito na yung batang tokatib, oh. Hello, anak. Diyan siya nakaupo sa harap. Sobrang dark na. Walang view. Okay, next time, okay? Hindi ko kasi dinala yung kanyang scooter today. Hala ka, nasa sagbot na tayo. Yes? Wala po tayong ulan na ngayon. Yes, anak. Akala ko is whole day yung ating ulan. Go, pick it up then. Hala ka, patay. Sama na. Feather yan ang bird? You don't know? Mommy, do you know if the birds have feathers? The birds' feathers never come off. What? Birds' feathers don't come off. How? But why this one is come off? Because you said it won't come off. Maybe it's a duck. From is a it duck? Maybe it's from a duck. Totoo ba yan sinasabi ni Inday? Iwan ko po. Yes? Yeah, maybe. Mhm. That's for you. And where's for Jenny? Oh, nan, naglipad na. This one is for Jenny. One for Jenny. Tulog na ang blue lips. Just put the key down. Okay, if natulog ang blue lips. If she see it, she can blow it. All right. Kung ano-ano lang yung alam ni Inday, no? Ala, bakit kung sa akin is sobrang dilim? Nag-usap pala kami ng brother ko, nagtawagan kami nila mama. Alam niyo ba, sinabi niya sa akin na remember na daw yung kabataan niya. Kasi nung kabataan talaga ng aking kapatid is sobra po yung nagluko na yung aming tatay. Iniiwanan lang kami sa bahay, wala kaming kinakain. So yung ginawa namin is bumili kami ng ginamos for 1 month yung ginamos. Alam niyo yung ginamos? Inak, anong Tagalog ng ginamos, oy? Yeah, dito tayo dadaan, anak. May merong car nakapark na. Marami pa naman tayong oras. Dito na lang tayo maglipo-lipo. Tumawa yung lalaki. Ano ba yung tinagtanawanan? Ako siguro kay na meron akong dalang camera or yung kanyang jowa. Ayan, dito tayo nagdaan-daan ni Inday. Now, so... Oh, bumili kami ng ginamos tapos pag naubusan kami ng firewood, yung sugnod sa Tagalog, sugnod yan sa amin sa Bisaya, pumupunta kami sa Rabiran kasi ang harap ng aming Rabiran, ang harap ng aming bahay is Rabiran. So lahat ng mga kahoy is nahubulog. Doon kami, namumulot kami or sometimes kumukuha kami ng string beans, nagtanim kami ng string beans. Yun yung sin... But it looks like our neighbor's car.
Yeah, it does. It looks like the same. Yun yung sinabi ng aking brother na na-remember niya daw lahat na yung wala siyang pangkain, yung iniwan lang siya ng aking tatay. Yeah. Yeah, they look like the same. Tapos, yung 1 month nga, no, nagtanim na lang kami ng string beans para yung aming string beans is idudu namin sa tuyo at suka, yun, mga asin or yung malunggay. Alam niyo yung malunggay? Binuboil po namin yung malunggay. Yun po yung aming kinakain. At pag wala na kaming pag wala na kaming bigas, doon kami pumupunta sa aming neighbor. Nangangatok kami early in the morning para makapagkuha lang kami ng bigas. Sabi niya, na-remember niya daw lahat. Sabi ni mama, okay lang yun boy. At least meron kang experience. Ngayon, very responsible na siya. Sabi niya pa sa akin, dati ba si Ate R kasi 15 or 16 years old. Kung hindi ako nagkamali, ako na po yung tumayo nilang mama at papa. Kasi nga, diba ang papa ko is naglakwat siya. Yung mama ko nasa abroad. Yeah, that's okay. Ako na po yung nag-alaga sa kanila hanggang nag-high school, nag-college na lang ako. Magkasama kaming tatlo. Kaya na-remember niya daw na sometimes daw kumakatok daw siya. Yes, little tiny flowers is a lot. Kapatid ko, nursing na po siya. Siya po yung pinapaaral ni mama na nursing. Ang nanay ko is single mom siya for a very long time. Wala talagang ano ba, kaagap si yung tatay ko, diba? Iniwan kami. Pero nagsikap talaga yung aking nanay na mapatapos niya kaming lahat. Kaya ang dami-dami namin experience. Yung mga experience namin sa bahay. Ha? Sobrang swerte ng mga anak ko kasi yung daddy nila, pag umalis yan, sila palagi yung iniisip. Yung kuma, nahulog, ang bigas, natyabo. Sana may mata ni mo, Inday. Ang dami-dami ng mata ni Inday yun. Hindi pa rin makakita. Luluto ako para sa mga bata ko ngayon. At saka ngayon din, sinigurado ko talaga na yung mga anak ko makakakain sila ng fruits. Ganun, bitaw. Yung ma-experience nila yung may fruit sila, na meron silang papa na sobrang loving sa kanila kahit minsan yung dati. Diba nakikita nyo pag nag-aaway kami ni Wayne, sinasabi nyo na sobrang happy ng mga bata pag nakikita nila yung daddy nila. Kasi mahal na mahal kasi sila ng kanilang daddy at sobrang spoiled sila ng kanilang daddy. Sobrang blessed nila na meron silang tatay na ganyan. Super mahal na mahal sila. Hindi kagaya sa aking, siguro mahal naman siguro kami ng aming tatay. Na-influensyahan lang talaga siya sa mundo. Kaya naging ganito. Pero swerte na din kami. Oy, kami mama na pinalaki talaga kami. Hindi kami pinapabayaan. Kahit naiwan kami ng aming nanay, nag-abroad siya ng ilang years na talaga. Dati sa UAE kasi yan naka-abroad yung nanay ko. Ngayon is nasa Thailand pa din siya hanggang sa ngayon. Pero grabe talaga. At ang aking kapatid na lalaki, hindi talaga siya nagtanim ng galit. Diba? Ang iba, nagagalit sila kasi yung nanay nila, iniwan sila, bata pa. Sobrang bata pa yung kapatid ko. Iniwan na yan ng nanay ko kasi need ng nanay mag-abroad. Kaya kung hindi nagsikap yung aming nanay, wala kami dito ngayon. Hindi kami nakapagtapos. Wala kami matatapos talaga. Kaya sobrang thankful po ako sa aking nanay na lahat ng sacrifice, alam ko po na hindi talaga easy maging single mom. Lalong-lalo na pag meron kang heartache na sinaktan ka ng iyong asawa kasi naghanap ng iba, ganun bitaw. Alam ko na hirap. Hindi man ako makarelate sa ganun na sitwasyon na sakit sa heart kasi never ko talagang buyag-buyag. Never ko naranasan na mayroong, yun, alam nyo na, yes anak? This is going the white bin or the plastic? The white one, the recycled, please. You mean the plastic bin? Yeah, kasi ang aking, yeah. Wala, hindi ko talaga naranasan ng cheat, kaya, pero alam ko na gano'ng kasakit po yung ganyan. Kasi masakit nga yung feeling natin pag nag-away tayo sa ating asawa, lalong-lalo na pag nalaman mong mayroong ibang babae na ko. Ako siguro, ambot mag-unsa si Inday Elgin. At saka si Mama din, nag-usap kami today. Very early po kami nag-usap ni Mama. Nag-chat kami ni Mama. Sister ko is inoperahan siya dahil ang kanyang pregnancy is ectopic. Nag-iyak daw siya kaya hindi niya alam na buntis pala daw siya. Kinamusta ko na kanina. Sis, kamusta ka dyan? Kasi sabi ni Mama, inoperahan, may sakit ka daw. So sinabi ni Mama na yun na nga, inoperahan siya kaya yung pregnancy is ectopic daw. Hindi niya alam na yung baby niya pala is wala sa, saan ba yan tutubo yung bata? Sa womb, di ba yung tutubo yung ating bata? Kawawa naman. So
At minessage ko siya, hindi pa siya nakareply sa akin. Inaantay ko pa yung reply niya. Pero okay naman daw siguro. Ang opera niya, kawawa naman. Uy, kay iyak nga daw siya ng iyak. Ha? Yeah. Yung ectopic pregnancy is very delikado. Naano ko din dati, na-remember ko yung neighbor namin. Ganyan din, may ectopic din siya na pregnancy. Doon tumubo sa ibang natubuan na instead na sa bumbo or saan ba tumutubo yung bata o yun sa means in the engine, dalawa na yung anak, hindi ko alam saan tumutubo yung bata. Akala ko ang bata tumutubo sa palupsyan tube. Bugo yun din yung inday, wa ko kabalo sa una pa rin, buros-buros nagjugjug na wala kabalo unsa are ni tumutubo ang bata, ambot bitaw. Kaya ayun, isend ko mamaya, isendan ko manaman siya ng message. Tinanong ko si mama kung okay lang ba siya doon. Inaalagaan naman daw siya. So, ayun po yung aking bad news today. Sometimes meron talaga tayong bad news sa buhay. Sometimes meron tayong mga good news. Sometimes meron tayong mga blessings. Sometimes happiness. Sometimes sadness. Sometimes overwhelm, joyfulness. Ganyan talaga yung ating buhay. Walang tao na walang problema. Kaya pag sa mga nagsasabi na si Inday Iljin, always na lang problema, always na lang ganito, always na lang ganyan. Good for you po kasi wala kayong problema. Kami, madami kami problema mula nung bata pa hanggang ngayon. Pinapasaan-pasaan namin yung aming problema. Pero alam nyo, nagpasalamat din ako na sobra po yung aking experience dati. Dahil yun po yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magporsige talaga ako mag-aral, magporsige talaga akong tapusin itong aking course. Kasi kung matatapos ko to, hindi na ako magbabasok, hindi na ako, di ba, mamumuga. Sinabi ko sa inyo, meron kaming mga experience na ganyan. Yan po yung aking goal. Yung goal ko talaga dati, pinokus ko talaga. So, marites na yun si Inday Iljin. Mayroon akong ex, nag-message sa akin. Pag meron naman akong mga ex na mag-message sa akin, sinasabi ko naman kay Wayne at magsabi ko, okay lang ba mag-reply ako? Sabi niya, okay lang naman. Wala akong tinatago kay Wayne. Sinabi niya sa akin na na-remember niya daw lahat ng goal ko nung kami pa. Sinabi ko daw sa kanya, ang first daw is mag-follow daw ako kay mama sa abroad. Second is mag-asawa daw ako ng parinder. Pangatlo, mag-anak daw ako ng puti. Yun ko, na-remember niya. Natawa talaga ako. Sabi ko, sure ka? Sabi niya, oo, sinabi mo yan sa akin dati-dati pa. Nung kami pa daw ko nung buang yun akong utok. Nung wadyo ko'y pakialam sa feelings ng mga lalaki dati. Ako man kasi, wala din naman akong marami talagang, alam niyo na, juwa-juwa. Wala talaga. Ano lang, tatlo? Tatlo lang ata. Yung isa, dalawa. Yung isa, yung pangatlo, at si Wayne. Tatlo lang po yung aking naging juwa. May akong experience sa buhay na sinasabi ng iba na hindi daw ako marunong mag-alaga sa aking mga anak. Yun po yung nakikita nyo at opinion nyo po. Pero iba naman po yung actions ko in off-cam. Dati-dati pa nag-aalaga na ako ng bata. Uy, yung mga kapatid ko. Ako na po yung tumayong nanay at tatay nila. Kaya, yun na yung correction nila sa atin na dadating na sa pag-question na bakit ka ganito, bakit ka ganyan. Iba-iba po yung ating ways ng pagpapalaki ng mga anak. Iba't iba po yung ating ways ng pag deal natin sa buhay. Kaya kung ano man po yung opinion ninyo, opinion nyo po yun. Basta ako, gagawin ko yung aking gustong gawin kasi buhay ko naman to. Hindi ko gusto to make the people happy kasi dapat sarili mo muna yung isipin mo. Yun talaga. Dati, ang alam nyo ba kung bakit ako stress? Kasi gusto ko na ang lahat ng mga tao na nakapaligid sa akin, happy sila sa akin. Natatakot ako na ma-upset sila, matatakot ako na mag-no sa kanila. Parang always na lang kinikip ko sila na always sila maging happy. Kaya siguro very stressful yung aking buhay. Dati, itapon ko na to. Pero ngayon, iniwasan ko na talaga kasi pag ganyan daw tayo always, hindi tayo magiging happy. Kinikip natin yung iba na magiging happy sila sa atin kasi takot ikaw na ma-upset sila. Pero ikaw sa mismo sa sarili mo, hindi ka na happy. Kaya ngayon, happy-happy na ako kasi ang nakapaligid sa akin yung family ko. The more you be close to them, the more kanila i-control. Yung ganun bitaw na halos lahat na lang i-control sa'yo na ganito, ganyan. Tapos hindi ka naman happy. So, close na lang ako sa aking sarili. Alam ko, hindi sila matutuwa sa akin, pero na po, kaysa sa ako yung hindi matutuwa sa aking sarili. Mag-aaway na tuloy kami ni Wayne. Magluluto pala ako ng isda. Kukuha ako ng isda dito. And I'm hoping and praying na maging okay na yung aking face, yung operasyon niya, kasi
Kawawa naman yung aking sister. Ano po? Ako na isda din pala. Ito yung aking hapunan ng mga bata. Ano na ba yung... Ito. May ulo pa din ako ng salmundo. Yan, oo. Ulo pa din yan ng salmundo. Kasi ito na nito. Bakit ba kaya yan? Hindi ko naman yan na one or isang buwan ata yan sa freezer. Okay pa, siguro yan. Itulutuin ko ito. Si Wayne, dadating yun mamaya mga... Hala, late naman niya akong luto. Uy, sandi lang. Hindi naman yun siya magagalit. Pag na-late bitaw, kay magsabi ko, honey, late ako pagluto. Sabi niya, okay lang naman. Bakit ka nagpapanik? Sabi ko, kasi gutom ko na galing sa trabaho. Sabi niya, no need daw na dapat instant daw mayroong niluto pagdating niya. Ganyan yan siya, ugali niya. Hindi yan, magyaw-yaw. Gutuman, aning, pisting. Pisting, giatay, gagikay pa ng trabaho. Anak, good, wala. Swerte naman ako. Swerte ako sa kay Wayne. Yun po yung sinasabi ninyo na dapat ayusin ko yung aking ugali. Inaayos na po. Kahit bungis-ngis pa rin yan si Inday Eljen, inaayos ko na yan ang aking sarili. Sometime nga, ay bukas ko na ikwinta sa inyo ito. Yung nangyari nung umalis kami last time, ikwinta po sa inyo ito bukas. Kasi medyo mahaba-haba na ito ating vlog. Bukas na lang. Pag open ng, baka makalimutan ko no. Pag open ng vlog, ito yung imaripis ko. Hello. Blue lips. Ayan si Inday Jessica. What are you doing, Nak? You change na, Nak. Change it. Habat ko pa yan si Inday. Ito si Jennifer. Diba naglinis kami dito kanina? Yung bike. Tinanggal na naman niya. Kung saan-saan lang talaga yan siya. Uy. Itong aking ganito. Itatapon ko na siguro to, no? Or labahan ko na lang to. Ilagay ko ito dito sa giliran. Kasi i-brush ko yan mamaya. Yan, okay. Medyo okay na po yung ating likuran. Hindi na po siya ganun kalat. Pero bukas, magiging kalat na naman ito siya. Kahapon, ni-remind ako ni Jessica, Mommy, don't forget to clean. Oh, diba sinabi ko sa inyo, i-clean ko daw yun sa taas. Nagtiklop ako, hindi ko pa natapos talaga lahat. Yung tiniklop ko lahat ng mga, anong tawag dito, mga gamit nila. Tapos in-arrange ko lahat, in-organize ko doon sa taas. Hindi pa talaga lahat natapos. At saka yung beddings niya, always niyang tinatanong, nilabhan mo na ba ang beddings ko, Mami? Tanong siya. Hala, kagahi ba ni uy? Gahi kay siya ay ibtun ay. Kuan ka ni siya, kanang sagbot ba? So, dito, mag-ano pa siguro ako? Ano kaya ano? Hindi naman siguro need ng tubig yung ating mga halaman. Nawala na pala yung mga spider dito. I think kinuha ni Wayne. Kaya alam niyo naman si Wayne, takot sa mga spider. Ito na naman, umaliit na naman yung na dito. Ay, hindi na siguro. Kaya tinubigan siguro to ni Wayne kahapon. Hindi naman kasi need ang mga maple tree ng sobrang madaming tubig. Sometimes lang ito sila. Pero itong yung blueberry ko pala ito. Naging ganito ng hitsura niya. Hindi naman siya matamis. Yan o, ang liliit ng sunflower nila, naging miniature. Yan pala, no, pag maliit yung pot, maliit po daw yun. Ayan, hindi din po daw mag-grow yung iyong mga halaman, kaya ganyan siya. Wala tayong peach this year. Ang ating cherry, I don't know, mag-survive ba ito siya or mamatay, kasi mukha na po siyang namamatay. Ito. Ay, na itong ating bata ngayon, maghimo naman nito siya ng gulo. Hoy, naman sa amin, dinimura naman ni Chakalal. Nandito pala itong sleeper ni Inday. Ayan, yung aming kwarto is... Ay, ito pala. Kukunin ko ito kasi cardigan ito ni Inday. Ang aming kwarto kay Inday Jessica nandito po nakapile kasi sinabi niya sa akin kagabi. Sabi niya sa akin kagabi, Mama, itidy niya ang kwan ha, room ha, pag wala ako dito. Pag nasa school daw siya, hindi ko naman natapos kasi nag-organize na ako. Tina po ito. Ganito na po yung kulay niya, no? Kasi matagal na ito. Galing pa ito sa aking biyanan. Kaya ganyan na po siya. Dito lahat ng mga leggings ni Inday. May nagsabi po sa akin, bakit daw always nilileggings si Jennifer? Dapat daw yung loose na leggings at dapat ko daw siyang bilhan ng maraming leggings. Marami pong leggings si Inday Jennifer. Just sometimes na pag umaalis na kami, yung nakukuha kong leggings is meron butas. Meron siyang butas. Butas-butas ba siya? Kaya ganun. Pero di po namin siya ma leggings nang loose kasi nga nangangati yung Inday. Pero tinatry na po namin siyang hindi i-leggings most of the time. Ngayon lang na naglabas kami, nag-leggings po siya doon papuntang school kasi nga medyo malamig din yung hangin, medyo malamig yung ating araw. Kaya po nag-leggings din siya.
At saka, pag hindi kasi yan siya dito naglegging sa bahay, nirarab niya yung kanyang legs sa carpet. Pero most of the time, nung mga ilang mga araw, hindi siya nag-leggings-leggings, pero hindi ko na siya binidyo na hindi siya nag-leggings kasi ang eczema niya is nakikita nga din. So, ayaw ko na mag-worry yung iba na nag-worse na naman. Pero ngayon, hindi na super worst yung leggings, ay, leggings, hindi na super worst yung eczema ni Inday. Medyo okay-okay na po siya. Ito yung aking i-tiktok dito. Tatapusin ko na talaga ito lahat. Ito yung nail polish na nabili ko. Para lang po talaga yan siya sa ganito na isusukin pa siya. Dapat mo pa siyang lagyan ng foil. Pero kita nyo ba yung aking nails na isa? Naputol po yan siya. Ayan. Ganyan. Hindi na siya uniform. Hindi pa nga yan natapos. Ganito yung kulay ng aking isa. Ganito naman yung isa. Kaya iwan ko kailan ko sila ito matapos. Kaya parang it takes time talaga ito silang dalawa. Ito itapon. Ay. Ilagay ko na to dito sa kay Inday Jessica. Hindi pa to tapos. Kaya yung mga uniform niya, gusto ko din. Isahan lang siya na drawer. Para pag gusto kong isabihin sa kanya, Jessica, find your clothes. Para medyo manaman siya siyang papagod na. Hindi ba marunong mag... Hindi siya marunong maghanap. Sinasabi lang, wala akong makita, mama. Wala akong makita dito. Wala na talaga. Parang papa niya. Ha? What is it? Are you hungry now? Yeah. Okay, maglinis lang muna ako ng... isda kasi inumulan ko ito, dinipros ko yung isda para maging hala, hindi pa din, ay matigas pa din siya. Pero okay, luto na ang ating rice. Hey, mommy, what's in it? Ay, tukatib. Huh? Ayun po siya, oh. Madami yun po siyang tanatanong. I will tidy the house. Nagsulat-sulat pa siya dito, oh. Yan. I will tidy the house. Pero ang ginawa niya, nagupo-dupo ra doon sa supa. Hindi ako tinulungan mag-tidy-tidy. No, iwa pa dyan yun. Naluto ang ko anyway. Sige! Thank you so much for watching. I hope you enjoy our vlog for today. And God bless sa inyong lahat. Maraming pa tayong blessings sa ating buhay. At dito na lang ako mag-end. Meron man akong bad news today, pero kakayanin po ng aking sister at kakayanin ng lahat. Kahit meron tayong bad news, we will still manage to smile and we will still manage to be happy. Kasi alam natin na lahat ng bad news, merong good news. Lahat ng merong problema, merong solution. Thank you so much and bye-bye!